Hindi mapakali si Larian sa labas ng kwarto kung saan nakasilid ang kanyang ina. Nanginginig din siya sa takot. Takot na baka mawala ang kanyang ina matapos at takihin ang sakit nito sa puso. Para sa dalaga, kahit gaano pa kadami ang problema ay kakayanin niya. Huwag lang mawala ang kanyang ina. Lord, please help my mom. Taimtim niya ang panalangin. Wala na kasi itong matatakbuhan maliban sa itaas. Di nagtagal, lumabas ang doktor na naka-assign sa kanyang ina. Base na rin sa mukha nito, ay mukhang hindi maganda ang lagay ng kanyang ina. Ikaw ba ang anak? Tanong ng doktor na agad namang hinatango ng dalaga. I'm sorry, Iha, but your mom is in critical condition. Kinakailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Cause if not, hindi mag-iisang buwan ang itatagal niya sa mundo. Paliwanag ng doktor na ikinaluhod ni Larian. Magkano po bang magagastos sa operation, Doc? Tanong niya. Well, hindi bababa ng 2 million ang bayad sa operation. Another thing is, we can't assure you na maililigtas namin totally ang mama mo. Masyado na kasing delikado ang lagay niya. Mabuti sana kung naagapan siya. Pangangatwira ng doktor na ikinainis ng dalaga. Paano kasi siya magbabayad ng ganun kalaking halaga? Wala rin namang kasiguraduhan na gagaling ang mama niya. But Doc, bakit naman po ganun kalaki ang halaga pero hindi rin naman pala kayo sigurado na gagaling ang mama ko? Pag-aapila ni Larian. That's all I can do. Kung naagapan kasi noong hindi pa lumalala ang sakit niya, pwede pang makuha sa gamutan. It's not my fault, Iha. Unless kung hahayaan na lang natin siya. Sagot ng doktor. Para bang sinisisi pa sila nito sa hindi nila pagpapagamot agad sa ospital. Sige ho, hahanapan ko po ng paraan. Tumango ang doktor at saka naglakad papalayo. Naiwan naman siya nag-iisip kung saan hahagilap ng ganun kahalagang pera. Iniisip niya kung saan siya makakahanap ng mauutangan o di kaya'y mapagtatrabahuhan na may malaking sweldo. Nasapo na lamang niya ang kanyang ulo dahil sa stress. Pumasok muna siya ng kwarto at nakita ang kanyang ina na nooy mahimbing na natutulog. Mapait na ngiti ang pinakawalan niya bago hinalikan sa noo ang kanyang ina. Lumabas siya sa ospital at desidido na siyang maghanap ng trabaho. Kahit trip lang trabaho ay papatusin niya. Umuwi muna siya upang i-check ang bunsong kapatid na lalaki na nasa pangangalaga ng kanyang best friend na si Lorraine. Ubesh! Kumusta na si auntie? Maayos ba siya? Pinagmasdan na muna niya ang kanyang kapatid na nasa higaan at mahimbing na natutulog. Isang tipid na ngiti ang itinugon ng dalaga sa kanyang best friend. She couldn't explain the pain that gradually tearing her heart. Ang bigat ng pakiramdam niya. She's 21 at kasalukuyang nag-aaral bilang kolehiyala sa isang universidad ng Arlington. Ayaw man niya, pero kinakailangan niyang itigil ang pag-aaral upang magtrabaho. Kailangan masustentuhan ang pagpapaopera ng kanyang ina at ang pangangailangan nilang magkapatid. Mas mahirap pa kasi sila sa daga kaya ganun na lamang ang pagpupursige nitong makapagtapos. Pero ngayon, kinakailangan muna niyang ipaglaban ang kanyang pangarap. Besh, may alam ka bang trabaho? Naitanong niya sa best friend niya. 2 million kasi ang pagpapaopera. Namilog naman ang mata ni Lorraine. Hindi niya akalain na ganun kalaki ang halaga na kinakailangan ng matalik niyang kaibigan. Meron akong alam, kaso... Kaso ano? Mabilis na sabad ni Larian na tila nabuhayan ng loob. Hindi ko alam kung magtatagal ka dun. Alam mo yung dati kong pinasukan bilang kasambahay? Yun! Mahigpit ang mga amo ko dun pero malaki ang sahod. Kaso di ko kinaya kasi walang day off. Pagpapaliwanag ni Lorraine. Okay lang, Besh. Ipasok mo na ako. Kailangan talaga. Kahit ano pa ipagawa nila sa akin, gagawin ko. Kailangan ko talaga ng pera ngayon. Dahil dun, ay nirekomenda ni Lorraine si Larian sa dating pinagtrabahuhan dahil naghahanap pa sila ng tao dun. Ayos, dito ba yun? Malaking mansion na may nakasulat na Property of Denzel Family sa gate?
sambit ng dalaga habang patingin-tingin sa paligid. Sa laki ng lugar ay tila ba siyang naliligaw hanggang sa di niya namalayan ang humaharurot na sasakyan. Muntik na siyang masagasaan kung kaya't nasapo niya ang kanyang dibdib. Agad namang lumabas ang lalaking nagmamaneho. Miss, nasaktan ka ba? Hindi, pero aatakihin ako sa puso. Nang titigan niya ang lalaki ay napagtanto niyang isang matipunong lalaki na napakagwapo ang nasa harapan niya. Kulay brown ang mga mata na tila may lahing banyaga. Napalunok siya ng laway. Teka miss, saan ka pala pupunta? Ihahatid na lang kita para makabawi naman ako sa'yo. Pag-aalok ng binata. Sa mansion po ng mga Denzel? Tumaas sa magkabilang kilay ng lalaki at tumango. Mukhang nakukuha na nito ang ibig niyang sabihin. Doon din ako pupunta, sama ka na lang sa akin. Nag-aalangan si Larian dahil estranghero ang lalaki. Hindi siya nagtitiwala basta-basta. Dahil napansin ito ng binata, ay inilahad niya ang kanyang kamay. Hi, I'm Enzo Denzel. Napaamang naman ang dalaga na di makapaniwala. Dahil doon, ay napatawa ng saglit si Enzo at inilabas ang ID. Nang masigurado na isang Denzel ang lalaki, ay sumama na siya. Napag-alaman ni Larian na anak pala ng mga Denzel si Enzo. Kung ganun ho, magiging amo ko ho kayo? Tanong ng dalaga. Nope. Uuwi ako sa stage, so si kuya magiging amo mo. Eh, yung mga magulang niyo po. Naging amo po kasi yun ang kaibigan ko. They're moving to Australia, so si kuya lang ang matitira dyan. Siya kasi ang nakaata sa business namin dito. Napangiti ang dalaga dahil sa hinuha niyang mababait naman ang mga anak nito. Tapos, hindi na niya pangangamuhan ang mga istriktong magulang nila base na rin sa kaibigan nitong si Lorraine. Namangha ako nang dumating kami sa bahay nila. Hindi ko naman kasi ini-expect na mansion ang pagtatrabahuhan ko. Here we are. Sabi ni Enzo na halatang natutuwa. Binuksan niya ang pinto kaya nag-blush ako. He's a mirror of a perfect man. Mayaman, guwapo, tapos napaka-gentleman pa. Salamat sir. Just call me Enzo. Naiilang ako pag tinatawag akong boss or sir. Magiging bahagi ka na ng mansyon na to, so ibig sabihin nun ay parte ka na rin ng pamilya. Sabi niya sa akin habang nakangiti, kita ko tuloy ang pantay-pantay at mapuputi nitong ngipin. Wow naman, sana all na lang. Kung ganito ang mga anak nila Mr. and Mrs. Denzel, paniguradong magtatagal ako. Sabi ko sa isip ko, pumasok na kami sa mansyon. Ang daming katulong na nakaabang. Nahiya tuloy ako dahil kasama ko si Sir Enzo. Tapos dadaan siya sa red carpet. Dadaplin sana ako, kaso hinawakan niya ako sa kamay para sumunod sa kanya. Mas namula tuloy ang mga pisngi ko kaya nakayuko na lang ako. Magandang umaga, sir! Welcome back po! Masiglang bati ng mga katiwala nila. Magandang umaga din. Kumusta kayo? Maayos naman po. Sabay-sabay nilang wika. Grabe, parang mga robot. Pero in fairness kay sir, napaka maalalahan niya sa mga tao nila. Hi, Manang Cora. Ito nga po pala si Larian. Dito siya magtatrabaho. Inihatid ko na ho dahil munti ko nang mapahama kanina. Kayo na pong bahala sa kanya. Ah, Larian. Ito nga pala si Manang Cora, ang mayordoma dito. Mga paslit pa lang kami ni Kuya, nagtatrabaho na siya rito. Natuwa naman ako sa pagpapakilala niya sa akin. Feeling ko tuloy, napaka-welcome ko sa mansyon na to. Kabaliktaran sa sinabi ni Lorraine. Napansin ko rin na may mga edad na ang mga katulong. Feeling ko tuloy, wala akong magiging ka-vibes dito. Inihatid na ako ni Manang Cora sa maid's quarter. Habang papunta kami doon, ay itinuturo niya sa akin ang mga dapat at hindi dapat gawin sa mansyon. Isa sa pinaka-main role ay huwag na huwag kang papasok sa kwarto ni Sir King. Ayaw niyang ginagalaw ang kwarto niya, unless ikaw ang pagkatiwala niyang maglinis doon. Ngumiti na lang ako bilang sagot. Mukhang mabait naman kasi ang kuya ni Enzo kahit hindi ko pa nakikita. Uy siya,
Doon sa last bed ang pwesto mo. Turo niya sa mga higaan na nakahilera. Tatalima na sana ako nang may lalaking magsalita. His voice is so deep. Napaka-masculine na tila ipinapangako nito na poprotektahan ka. Manang Cora, dun mo na siya ipasok sa kwarto ni Loida. Magpapalit sila. Pero sir, di ba siya na po ang tagalinis doon sa kwarto niyo? Pangangatwira ni Manang. Tumitig siya sa akin. Wala yung emosyon, pero ang itsura, pak na pak. Yung feeling na ang gwapo ni Enzo, pero hindi ko akalaing mas gwapo ang kuya nito. Parang bumaba si Adonis sa lupa. Tumatanda na si Loida kasi hindi niya na napapansin ng mga alikabok. Siya na lang ang ipalit mo. Mukhang bata-bata pa kasi. Paliwanag niya sa kako tinitigan mula ulo hanggang paa na hindi ko nagustuhan. Yung walang emosyon kanina ay napalitan ng malagkit na tingin. Agad akong yumuko. Baka iba lang kasing iniisip ko dahil ang hot ni boss. Sir, sige ho. Sagot ni Manang Cora. Saka ako inakay sa kabilang kwarto na tinutukoy ni Sir King. Naiirita ako since mom and dad let me handle our business here in the Philippines while my half-brother will handle the business at States. I probably don't like here. My life is outside this shit country. But what should I do? Isang sabi lang ni dad ay wala na. Kaya na niya akong itakwil bilang anak niya. Business is more important than us. No, hindi pala. Ako lang pala ang hindi importante. Si Enzo lang palang paborito nila since mabait na anak, banal at masunurin. Kaya eto, dito ako pinamamalagi sa mansion kung saan wala namang chicks. Napapailing na lang ako habang naglalakad hanggang sa... Manang Cora, dun mo na siya pasok sa kwarto ni Loida. Magpapalit sila. Tawag ko kay Manang Cora na kinakausap ang babae. Babae na may magandang hubog ng katawan. I thought may mga edad lang ang mga tao namin dito, but I was wrong. Pero sir, di ba siya na po ang tagalinis niyo doon sa kwarto niyo? Pangangatwira ni Manang na ang tinutukoy ay si Loida. Tumitig ako sa babae upang mapagmasdan siya. She looks so innocent, but I know she's the same with other girls. Mapapasakin din siya. She's playing innocent since umiwas siya ng tingin. Ito yung mga tipong, kunwari, ay tahimik pero nasa loob pala yung kulo. Tumatanda na si Loida kasi di niya na napapansin ang mga alikabok. Siya na lang ang ipalit mo. Mukhang bata-bata pa kasi. Paliwanag ko. Napalunok ang cheeks. And I smirked towards her. She caught my attention. Mukhang di ako mabubor dito. Sige ho, sir. Sagot ni Manang Cora sa kainakay sa kabilang kwarto ang bagong maid. Manang Cora probably know what I'm thinking about kaya nautal siya. It's dinner time and here I am with Enzo. He's being happy while grinding the food in front of the table. Kaumay na. Siguro, iniisip to na soonest, pupunta na siya ng state at ako may iiwan dito. Mag-e-enjoy na naman siya. I don't know why dad let him stay at the state, where in fact, masunurin naman to kahit saan ilagay. Total, wala namang complain na maririnig sa kanya, eh bakit akin pa tinoka ang business dito sa boring na Pilipinas, kung pwede namang siya na lang. Kuya, bakit ganyan ka naman makatitig sa akin? Sa mga titig mo niyan, para akong kakainin mo. Sabi ni Enzo na di ko na malayo na nakatitig na pala ako sa kanya. Sorry bro, maybe because I miss you. Corny mo kuya, kumain ka na nga, di bagay sa'yo. Sagot na lang niya na napapailing pa sabay balik sa kinakain niya. Sa harap ng mahabang lamesa na to, may iba't ibang pagkain na nakapatong. Eh kami lang ng kapatid kong kumakain. But the mere fact na madami nga ang foods, eh masyado na akong nasasawa sa mga to. I want the soup, turo ko sa sabaw. Kahit sino na lang ang mag-abot sa akin nun.
since nakahilera naman ang apat na maid sa gilid namin. Nakatuon ako sa kinakain ko nang iabot sa akin ng maid ang sabaw nang biglang, "Naku sir, I'm sorry." Natapon sa akin yung sabaw. "Anong sorry, ha? Tingnan mo ang ginawa mo. Kakaligo ko lang tapos pinaliguan mo pa ako ulit." I shouted to the maid na di ko tinitingnan. I went to the kitchen para sana maglinis sa sink. "Walang susunod." Utos ko. "Bro, Larian didn't mean it." Sigaw ng magaling kong kapatid, but I didn't answer. Kumuha ako ng tissue sa kabinasa sa gripo at pinunasan ng polo ko na puti pa naman. Hanggang isang panyo ang dumampi sa suot ko. Sorry sir. Nangangatal ang boses ng babae. Napangiti ako habang pinupunasan niya ang suot ko, lalo na tagus hanggang tiyan ang pagdampi ng bimpo sa ginagawa niya. Hinayaan ko siya habang humihingi ng paumanhin. Hindi ko po talaga sinasadya, sir. Hanggang sa malapit na sa belt ko ang pagpupunas niya. "Lord." Mahina akong sabi na husky way. Napatigil siya, dahilan para mabitin ang papasigasa ng apoy. Napalunok siya, kaya ako nang humawak sa kamay niya. Kinontrol ko ang kamay niya habang pinupunasan ang natapunan ng sabaw. Hanggang sa baba kung saan, umuumbok na ang alaga ko. Inagaw niya bigla yung kamay niya. Magre-reklamo na sana ako nung may magsalita. "Kuya, hindi niya naman sinasadya." It was Enzo who called his brother. Nagpasalamat na lang ako sa isip ko dahil sumunod siya. Kung hindi, baka naupakan ko na si Sir King. I did not expect that this kind of aggressive pervert. I heard him chuckle. "Bro, wala naman akong ginawa. May narinig ka bang sinigawan ko siya?" Sagot ni Sir King na akala mo'y walang ginawang kabalbalan kanina. "Talaga kuya? Let's go back to eat." Larian, don't worry. You can go back to your work." Baling sa akin ni Sir Enzo. Agad akong umalis sa harap ni Sir King. Ramdam kong nakatitig siya sa akin. Siguro, pinagtitripan niya lang ako kanina. Kaya eto naman ako, nagmumukhang tanga. Nasa kwarto na ako. Di hamak na mas okay dito kaysa sa maid's quarter. Pero mas okay doon kasi marami kami kung sakali. Nakabukod ako malapit sa room ni Sir King para madali ako makarating sa kanya kung sakaling meron siyang iuutos. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Baka pag-tripan na naman kasi niya ako. I hope na trip niya lang yun sa akin. No. Don't think too much, Larian. Binibiro ka lang niya. Pangungumbinsi ko pa sa aking sarili. Naghubad na ako, then I went to the bathroom. Gusto kong magpalamig. Aaminin ko, Sir King is damn so hot. When he hold my wrist, there was a kind of volt of electricity that rushes through my vein. Nakasando lang ako at panty. Di ako sanay maghubad pag naliligo. Binuksan ko ang shower at tiningala ito upang bumuhos ang tubig sa aking mukha. Hinilamos ko yon hanggang sa makarinig ako ng tumikhim. Naaligaga ako pagkakita ko kay sir na nakasandal sa pader ng pintuan. Nakapamulsa pa ito while watching me. Wala akong panloob sa sando kaya naman bakas at kita ang dibdib ko. Agad ko yung tinakpan. I refuse to meet his gaze. I hate how my cheeks is heating up. "You invite me here then now. Magtatago ka." Mahinahon ngunit ng aakit na boses ni Sir King. He's wearing a short and black shirt, which is bagay na bagay sa kanya. Dahil sa narinig ko ay nagtaka ako sa sinabi niya. Anong imbitasyon, sir? You left your door unlocked despite what happened at the kitchen. Kung ayaw mo nang ginawa ko sa kusina, dapat dinobol lock mo yung kwarto mo. Pero hindi. You gave me a sign. Sabi ni Yaden, bite his lower lip while staring at my wet body. Hindi ko mahagilap ang tuwalya ko kaya braso ko na lang ang nakatakip sa dibdib ko at ang kabila kong kamay ay sa baba. Nangangamatis ako sa hiya. Di ko naman magawang ipagtabo yan si sir. Kung di ba naman kasi ako napagod sa trabaho at nakalimutang ilak yung pintuan, di sana hindi makakapasok si sir.
Tanga-tanga ko talaga. Ayoko naman ng iskandalo. Unti-unti siyang lumapit sa akin na naging dahilan upang manginig ang laman ko. Kahit napakagwapo niya, hindi ko maiwasang matakot. Hindi ko mawari kung ano ba ang kaya niyang gawin. If she's acting like innocent, well, kuhang-kuha niya. But I know na isa siya sa mga babaeng nasa lubang kulo. I smirk because she looks so fragile. Tumapit ako sa kanya nang bahagyang mapansin ang panginginig ng katawan niya. Hinawakan ko siya sa magkabilang braso at dahan-dahang isinandal sa pader. Inamoy ang basa at mahalimuyak niyang buhok. Don't worry, baby. I'll make you hot. I know you're cold. Pangaakit ko pa. Dumantay ang mga daliri ko sa kanyang braso, papunta sa perpekto at maumbok nitong dibdib. Nang makita ko ito kanina, ay para akong hinainan ng napakasarap na pagkain. Her breast has a perfect shape. Tayong-tayo ito at napaka-pinkish ng icing nito. I doubt that she's a virgin, but I'm hoping. Inamoy ko ang tenga niya habang ang kamay ko ay umabot sa dibdib nito, and I press it. Pero biglang may tumulo sa kamay ko. Mainit-init yun, kaya nalaman kong hindi yun tubig. Hinawakan ko ang baba niya at iniangat ko yun upang makita ang mukha niya. Wait, is she crying? Don't be scared, baby. I won't eat you. I'm a pervert, but I'm not a rapist. Pinakawalan ko siya. Oo, manyak ako, pero hindi ibig sabihin nun ay pinipilit ko ang babae na makipagsiping sa akin. Unless kung gugustuhin din niya. Sir, hindi po ako ganung klaseng babae. Sagot niya na nangangatal pa dahil humihikbi ito. For the first time na may tumanggi sa akin. I mean, sa karisma ko. No one can resist my charm. I can make a woman pursue me, lalo na after we had sex. But this one, sa maid pa talaga. Ang maid pa talaga ang umiwas sa akin. Wala sa isip ko na niyakap siya, lalo nang makita ko na sunod-sunod ang mga patak ng kanyang luha. Para akong kinurot na, hindi ko naman naramdaman sa tuwing pinagsasaluhan ng mainit na tagpo sa ibang babae. Siguro, na-enjoy din kasi nila. Kakaiba siya. May something sa kanya na bumubuhay sa dugo ko. I will preserve her. Makukontento na lang ako sa pagsagi-sagi sa kanya. O di kaya sa pambuboso until siya nang bumigay sa akin. I sigh and go back to my room without any word. Kinaumagahan hindi siya makatitig sa akin. I thought magre-resign siya pero hindi. Mukhang naiilang lang. I love this game. I stare at her. Hapit ang uniform kaya halata ang kaseksihan nito. Kuya, ano ba naman? Hindi makapagtrabaho ng maayos si Larian dahil nakatuto ka sa kanya. Saway ni Enzo na nakakunot pa ang noo. Well, baka kasi matapunan na naman niya ako ng kung ano. Tigilan mo na yan. Na pala, mamaya na pala yung alis ko. I hope maging okay ka dito. Paalala niya sa akin kahit alam ko naman. Hindi ako galit kay Enzo despite that her mother is just a mistress. He's a good guy kaya malapit rin ako sa kanya kahit minsan naiirita ako pag pinupuri siya ni Dad. Since andito naman si Larian, ay mukhang matatanggal ang boring ko. Ihahatid na kita, sabi ko sa kanya. Naramdaman ko ang pagtigil niya sa pagkain at tumingin siya sa akin. Ha? Himala! Himala! Kasalanan bang humiling ako sa langit ng isang bigla niya akong binatukan kaya naman napaaray ako. Pagtingin ko kay Larian, ay napansin kong bahagya rin siyang natawa. Naalala ko tuloy yung nangyari sa banyo. I couldn't forget the shape of her body, her beautiful face. She looks so hot. Ang sexy niya maligo. Actually, nakalak naman talaga ang kanyang pintuan that time. Yun nga lang, may duplicate akong susi sa kanyang kwarto. Kaya nung marinig ko ang buhos ng shower, ay doon pa lang ako pumasok ng dahan-dahan. Naputol ang pag-i-imagine ko nang hagilapin ko siya ng paningin. Nang magtama ang paningin namin, ay agad siyang pumunta sa kitchen. Sa kitchen, kung saan may history kami doon. Natawa na lang ako sa sarili ko. She really want to play a game, ha?
Kahit papano pala ay may pagka-joker si Sir King. Ang nakakainis lang sa kanya ay yung pagka-manyak niya. Habang nakikitawa ko sa kulitan ng magkapatid, ay hindi ko inaasahan ang paglingon sa akin ni Sir. Kaya dahil doon, nataranta ako at napunta ako sa kusina. Larian, nilinis mo na ba ang kwarto ni Sir? Hindi mo to ka dito sa kusina. Kaya hala, pumanhik ka doon. Singhal sa akin ang matandang mayordoma. Wala pa man akong ginagawa sa kusina, pero natalakan na ako. Kaya naman, sinunod ko na lang ang kanyang utos. Pumunta ako sa second floor kung saan naroon ang kwarto ni Sir. Pagkapasok ko sa room niya ay namangha ako. Parang kwarto ng isang artista sa Korean novela na napapanood ko. Tapos ay may malaki pang picture frame na nakasabit sa pader. Kaharap ng malaki niyang higaan. Pero napansin ko, medyo bata-bata pa siya dun sa larawan niya. Naka-leather jacket siya tapos ang angas ng tingin niya. He did not even smile. He looked so fierce pero bagay sa kanya. Kahit sino makakakita sa kanya, malalaglag talaga ang panty niya. Pero kung personality'ng pag-uusapan, eh mas lamang si Sir Enzo. Di mo naman kailangan pagpantasyahan yan. I'm here. You can do whatever you want to do with me, Larian. Ay, palaka! Sigaw ko sa gulat dahil di ko na malayan na pumasok na si Sir King. I feel so embarrassed and heat on my cheeks. Huling-huli kasi ako sa pagtitig sa larawan niya. Sir naman, nakakagulat naman po kayo. Isa pa po, tinitingnan ko lang po if merong alikabok. Baka kailangan punasan. Sus, ba't sa mukha ka nakatitig? Halos matunaw ang picture ko sa titig mo ah. Sabi pa niya sa kapagak na tumawa. Bigla na lang siyang sumalampak ng higaan sa kanyang kama at nagsalita. Come on, don't hesitate. Nanginig ako dahil sa malagkit niyang tingin at mapanuksong ngiti. Agad akong lumabas, pero bago pa ako makalabas ng pintuan, ay muli niya akong tinawag. Larian, I'm going to take a bath. Hindi kita lalamunin. Hanapin mo yung tuxedo ko sa cabinet. I'm coming with Enzo at the airport today. Saka siya kumuha ng tuwalya at nagtungo sa banyo, habang ako naman ay hindi magkaugaga sa paghalughog sa kanyang cabinet. Patay! Ano bang tuxedo yung sinasabi niya? Sabi ko na lang sa sarili ko habang nakahawak sa noo ko. Bahala na. Naghanap ako. Inisa-isa ko ang mga nakasabit na hanger. Hanggang sa di ko na malayan na nakalabas na pala si Sir sa banyo. Ini-expect ko na paglingon ko ay isang nakatapis ng tuwalya ang bubungad sa akin tulad ng mga napapanood ko. Kaya kabado ko. Pero mali pala. Naka-white shirt si Sir habang nakatapis ng tuwalya kaya abswelto ako sa pagtakip ng mata. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko malapilikula na ang drama ng peg ko. Oh, kala mo makikita mo ang six packs na pandesal ko, no? Sabi pa niya habang nakangiti ang kabilang sulok ng kanyang mga labi. Kaya imbes na ma-appreciate ko ang pagiging kalmado niya, eh bigla tuloy akong nakadama ng irita. Ano po bang tuxedo yung gusto nyo? Daming brand tas iba-iba pang style. Reklamo ko pa. I don't care kung amo ko siya o ano. The way na i-treat niya kasi ako, eh parang babae niya. Suddenly, I feel a presence at my back. Pagtingala ko sa taas, ay nakita ko si Boss. Nagahalungkat na rin siya sa mga hanger. Pero ba't kailangang nasa likod ko siya? Di pa pwedeng nasa kabilang side siya ng cabinet? Total, ang lapad-lapad ng closet niya. Pero mukhang ibang malaki ata ang naramdaman ko. Naramdaman ko sa puwetan ko na tila naninigas na troso. Kaya pati ako, nanigas na ng lalong umusog paharap si Sir sa likod ko. Damn! Nagsisimula na naman siya. Umiwas ako at nagsalita na. Sir, honestly po, ayoko po na ginaganyan niyo ko. Wait, Larian, what are you talking about? Sarkastiko niyang sabi. Ano to? Maang-maangan? Tinutulungan lang kita. Come on. Kayo na lang po. Mukhang alam niyo naman ang hinahanap niyo.
Bigla na lang niya akong hinawakan sa braso at isinandal sa pader. Grabe ang kabog ng dibdib ko. Hindi ako makapag-react sa inasta niya. Lalo na nang idikit niya ang kanyang labi sa noo ko na para bang inaamoy niya. Amoy na amoy ko ang preskong amoy niya. Nanunuot sa kalamnan ko. Para bang millions of volt ang kumukuryente sa pagkatao ko. Gosh! Ayokong bumigay lalo na dama ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam ang gagawin. Your innocence seduces me. Pulong niya. Sir King. He didn't let me continue. He kissed me. He kissed me like a starving wolf. His kiss was so deep and rough. His body pressed against mine. I couldn't control myself, so I put my hands on his back, wanting him to be closer. He groans, his hands on my hips, pulling me on him. His hands try to unbutton my uniform, and I remember, I'm a virgin. Before I totally lost control, I pushed him. Mali ito. Why? He yells slightly, halatang bitin. Umalis ang magkapatid upang magtungo sa airport. Sinamahan siya ni King dahil may pupuntahan daw siya pagkatapos ihatid si Enzo. Paano ba kuya? Alis na ako. Okay ka lang ba dito? Tanong nito. Alam kasi niyang ayaw ng kuya niya sa Pilipinas. Pero pati siya ay walang magawa kahit magboluntaryo siyang siya na ang manatili sa Pilipinas. Kapag kasi sinabi ng ama niya, ay di na magbabago ang desisyon niya. Sige bro, okay lang ako dito. Pag-ingat ka ha. Pakikumusta na lang kina mom and dad. Eh bakit di ikaw ang tumago sa kanila? Sa States ako pupunta, hindi sa Australia. Sagot ni Enzo. Di bale. Sus, kuya talaga. Napapailing na lang si Enzo. Kung tutuusin, ay mas matured mag-isip si Enzo kaysa sa kuya nito. Pumunta ka na doon, baka maiwan ka ng eroplano. Utos nito kay Enzo saka naglakad papalayo. Bye kuya! Sigaw ni Enzo habang kumakaway sa kapatid bago maglakad papasok. Mapait na ngumiti si King. He has a lot of grudge sa mga magulang nila. Hindi siya galit sa kapatid. Kung hindi dahil siguro sa inggit, dahil sa treatment nila kay Enzo. Inalis niya sa kanyang isipan ng sama ng loob. Nagpunta siya sa kanilang kumpanya, sa Shine Jewelries. Actually, hindi buong kanila yon. Kahati nila sina Frank Delfuenga dahil sila ang unang nagmamay-ari noon. Sikat itong brand dahil ang ibang branch nito ay nasa labas ng ibang bansa. Nakalkal mo na bang complete data ni Miss Lopez? Tanong nito sa babaeng sekretarya niya. Yes po, andito na ho lahat sa folder. Inilapag ng kanyang sekretarya ang folder. Larian Lopez. Pagbasa ni King sa nakasulat sa folder. May kailangan pa ho kayo? Ah, wala na. I'll call you na lang kapag may kailangan ako. Umalis ang sekretarya. Samantalang, binuklat niya ang folder. May mga pictures pang nakakabit doon. Nagsalubong ang kanyang kilay habang pinagmamasdan ang picture ng dalaga. Nasa puniya ang noon niya habang tinitingnan ang mga larawan. Nakasuot ito ng kupas na maong. Habang di rin bago ang t-shirt nito pati ang bag. Nagsusulat siya sa library. Meron siyang scholar, pero hindi full dahil laging alanganin ang grades niya dahil sa mga absences nito at ngayon ay kasalukuyan siyang nakatigil sa pag-aaral. Ang ibang pictures ay ang paglalako ng kung ano-anong abubot tuwing gabi sa kalye, ang pagsasideline niya sa ukayan, pagwawalis sa kalsada at pagiging labandera. Halos lahat ng sideline ay pinasok niya. Ang ibang pictures ay may bit-bit isang bata. Base sa datos, ay kapatid niya yon. At ang huling picture ay may isang matandang babae na nakaratay na. Sa tabi nito'y ang dalagang lumuluha. Biglang kinurot ang puso ni King sa nakita. Si Larian lang ang bumubuhay sa kanila. Tapos may sakit pa ang nanay niya sa puso. Naisip tuloy niya na kaya siguro hindi ito nag-resign sa ginawa niya. Dahil sa pangangailangan nito sa pera. Naghalungkat pa siya ng papeles kung may history ba ito na nagtrabaho ang dalaga sa bar. Kaso wala siyang nakita. Siguro, dahil may boyfriend na ito. Sambit niya sa sarili.
Pero base sa huling pag-iimbestiga niya, ay wala itong boyfriend. She was bullied before dahil sa kanyang kahirapan. Lalo na kung saan siya nakatira. Yun ay sa sementeryo. Nangangarap ang babae na maging guro, base na rin sa kurso nito sa Universidad ng Arlington. Tumabas siya sa office at inutusan ng sekretarya na tawagan ang kaibigan niya si Tyrone. Ang pamilya niya ang may-ari ng universidad na yon, kaya balak niya itong makausap. Sabihin mo mag-meet kami on Sunday. Utos pa nito si sekretarya. Pagkarating ni King sa ospital, ay agad niyang pinahanap ang doktor na ina ni Larian. Magandang hapon, Mr. Denzel. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Masayang bungad ni Dr. Einstein. Ano po bang lagay ni Mrs. Lopez? Walang paligoy-ligoy niyang sabi. Bahagya pang nagulat ang doktor sa sagot ng binata. Paano kasi, bakit itinatanong nito ang isang hampas lupa? Critical po ang lagay niya. Mukhang wala na nga pong pag-asa ang ali. Di pagpapagamot ay di nila ma-afford. Paano pa kaya ang pagpapa-opera? Nagpanting ang tenga ni King sa pag-iinsulto ng doktor. Wala kang kikitain sa kanila, di ba? Nakangiting sabi nito sa doktor. Napangiti si Dr. Einstein dahil naiintindihan siya ng binata. Kaanak kasi ni King ang may-ari ng hospital. Hindi maarte ang pamilya Denzel at dito sila nagpapa-confine sa tuwing meron silang sakit. Kaya kilala din sila sa hospital. Good! Ipapalipat ko sa private hospital si Mrs. Lopez upang maoperahan ito. And by the way, tanggal ka na sa trabaho mo. Sabi nito sa matapobreng doktor at lumabas na sa office nito. Sa totoo lang, kumukulo ang kanyang dugo sa mga narinig. Wala man lang siyang simpatya sa mahihirap. Ano pang pinaglalaban ng hayop na yun? Napapailing pa nitong sabi. Ipinalipat niya ng hospital ang mama ni Larian at ang naging doktor nito'y si Dr. Jimenez. Binayaran niya ang bill para maoperahan kaagad ang ina ng dalaga. Matyaga siyang nag-antay sa labas ng operating room upang malaman ang resulta. Ang lahat ng ginawa niya'y lingid sa kaalaman ng dalaga. Samantala, nakahinga ng maluwag nang di niya makita sa mansyon ng amo, lalo na wala na si Sir Enzo. Mas magaan ang loob niya sa isang yon kaysa kay Sir King. Tahimik na sa mansyon dahil alas 11 na. Ang mga katulong ay nasa kanilang quarters na. Dahil bukod ang kanyang kwarto, wala siyang makausap. Naalala tuloy nito ang kanyang ina. Inisip niya kung dapat ba siyang bumali o kaya'y umutang. Pero paano siya makikiusap sa amo niyang manyak? Ay, kainis naman oh. Naiinis niyang sabi sabay gulo ng kanyang buhok. Kaya minabuti niyang pumunta sa kusina upang magtimpla ng gatas. Medyo madilim dun pero di niya binuksan ng ilaw. Nang makapagtimpla siya ng gatas, ay doon na rin niya yun ininom. Di pa siya nangangalahati na may kamay na bumigkis sa kanyang bewang. Muntik pa siyang mapasigaw. Pero nang makita niyang si King yon at amoy alak ay natahimik siya. Humarap siya sa binata pero mukhang wala ito sa wisyo. Halatang lasing na lasing. Sir? Kausap nito sa binata. Nakapikit ito at halos matumba na. Sagot nito. Dalhin ko na po kayo sa kwarto. Nag-aalalang sabi ng dalaga. Pinaakbay niya ang binata. Nahirapan pa siya dahil sa tangkad at bigat nito, pero wala siyang magawa. Hindi na pwedeng istorbohin ang pamamahinga ng iba niyang kasama, lalo na't wala pa siyang kaklose sa kanila. Nang makapasok sila sa kwarto ng binatay, bigla ba namang pisilin nito ang dibdib ni Larian, kaya agad niyang nabitawan ng lalaki sa higaan nito. Natumba si King, pero di malang niya yun ininda. Nakakaloka ka! Kahit wala kang malay, napakamanyak mo pa rin. Nanggagalaitin itong sabi sa binata na nooy mahimbing nang natutulog. Napabuntong hininga siya. Kinakailangan niyang bihisan ng lalaki. Hindi niya pwedeng iwan yun ng ganun ang lagay niya, lalo na't nangangamoy alak ito. Habang tinatanggal ko ang damit ni Sir King, ay di ko mapigilang mamangha sa ganda ng kanyang katawan. Paano kasi ang linis tapos halatang alaga ito sa gym. Ano ba, Larian? Lalaki lang yan. Isa pa. Bastos na tao. Huwag kang mahulog sa bitag. Pangungumbinsi ko sa sarili.
Pikit mata kong tinanggal ang kanyang maong, pero di ko na sinali ang panloob. Di pa ako nakasaksi ng actual na hinaharap. Ayoko pang mabahiran ng mata ko ng kasalanan. Kumuha ako ng planggana at bimpo. Marahan kong pinunasan ang kanyang katawan. Nang madapo ang tingin ko sa kanyang mukha, ay doon ko lang napansin ang kanyang mga luha. Nanooy, akala ko'y tubig. Pero nang tumulo ulit ang tubig mula sa kanyang mga matay, nasiguro kong luha ang mga yon. Mom, I miss you. Please come back. Mahina nitong sabi habang humahagulhol. Mukhang nananaginip siya. Bigla tuloy ako naawa. Hindi ko alam ang istorya, pero base sa mga naririnig kong marites, iba daw ang nanay ni Enzo. Si Mrs. Denzel ay hindi ina ni Sir King. Si Ma'am Cassandra daw ang unang asawa ni Sir Lexus, ang ina ni Sir King. Namatay daw ito nang ipinanganak siya ni Ma'am Cassandra. Tuloy, siya ang sinisisi ng ama nito sa pagkawala ng kanyang ina. Mukhang daladala niya ang sama ng loob. Pinunasan ko ang kanyang mga luha nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Marahan ang pagkakahawak niya. Dama ko ang malambot niyang kamay. Idinampi niya ang mga palad ko sa kanyang pisngi. Hinayaan ko siya dahil alam kong tulog pa siya. Don't leave me. Please come back. Sigaw niya, kaya wala sa sarili akong napayakap sa kanya. Unti-unti kong naramdaman ang pagtigil niya sa pag-iyak. Alam ko ang sakit na nararamdaman niya. Siguro, hindi nasusukat sa yaman ang tunay na kaligayahan. Katulad ko, nagpapasalamat ako na nandyan pa ang aking ina na siya namang wala kay Sir King. Yun nga lang, kinakailangan ko ng pera para maipagamot siya. Pero si Sir King, kahit gaano pa sila kayaman, ay hindi na nito maibabalik ang buhay ng kanyang ina. Nang tumigil na siya, agad akong kumalas. Bahagya pa akong nagulat nang makitang nakadilat na ito. Sabi ko na nga ba't pinagnanasaan mo ko eh? Pilyong ngiti nito. Nanlaki ang mga mata ko. Mukhang gising na nga ito. At actual pa talaga niyang nahuli ang pagkakayakap ko sa kanya. Nag-init ang pisngi ko. Hindi ah. Ano kasi? Ikaw kasing humila sa akin habang pinupunasan kita. Pagpapalusot ko. Inunan niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo habang sarkastikong nakangiti sa akin. Halatang hindi naniniwala sa sinabi ko. Mukhang di na nga ito nananaginip dahil sa ugali nito. Nawala tuloy ang simpatya ko kanina at napalitan na lang ng inis. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Di ko pa siya napapasuot ng pangitaas kaya kita ko ang maganda niyang katawan. Pero ang mahalaga ay napasuot ko siya ng short. Tayo lang naman tao dito. Ba't kailangan mo pang magkaila? Nakataas ang kabila nitong kilay habang kinukumbinsi ako. Che, bahala ka nga sa buhay mo. Babalik na ako sa kwarto ko. Inarapan ko pa siya at kunwari, nagagalit-galitan. Pagsara ko ng pinto, napasandal ako sa pintuan. Bakit ang lakas ng tibok ng puso ko? Halos matawa ako sa reaksyon niya habang naiinis siyang lumabas. Yung tipong parang lalabas na ng usok ang magkabila ang butas ng kanyang ilong. It's nice to see her beauty again. Madami na akong nakilalang magagandang babae, mapa Pilipinas man o sa labas ng ibang bansa. Lahat sila natikman ko na. Pang one night stand lang sila. Nakakasawa. Pero bakit ang babaeng ito, naiiba siya? Pagkatapos kong malaman ng totoong pagkatao niya, I know, she's a virgin. Sa totoo lang, ayoko sa mga virgin kasi nga, boring. Ilang buko na rin ang nabiya ko dahil agad bumibigay kapag nagpakita ako ng motibo. Ang iba nga, gustong anakan ko pa sila. Ganun ako kagandang lalaki. Dapat nga inaakit na ako ni Larian. Pero mas pinili niyang umiwas. Ang gulo. Di ko naman masabi na nagpapakipot siya. Kasi halata ko naman kung nagpapakipot ang isang babae. Pero bakit niya ako niyakap kanina? I love her warm body. Kaya hindi na ako nakapagsalita pagdilat ko. Hindi yung init ng katawan na kabastusan. Kung hindi, init ng pagmamahal na matagal ko nang gustong maramdaman. Gusto ko siyang yakapin pabalik
to comfort her too. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan niya. Pero pagkakaiba lang namin, may pinaglalaban siya. Kayang-kaya niyang harapin ang mga pagsubok dahil nandiyan pa ang nanay niya. Kaya, kayod kalabaw talaga siya. Pero ako, ano nga ba ang pinaglalaban ko sa mundo? Eh, hindi ko nga nagisna ng mama ko. Parehas lang kami ng pinagdaraan kung tutuusin. Yun nga lang, sinusolo ko lahat. Walang nakakaalam na nasasaktan din ako. Walang nakakaalam how badly I want my mother. No one. Kinabukasan, masakit ang ulo kong gumising. Gusto kong mag-agahan kaso tinatamad ako. Hangover is sick. Nagugutom na ako. Kaya nahiga na lang ulit ako. Naalala ko nung pag-uwi ko. Di ko makita ang daan. Munti ko pang di mabuksan ang pintuan nang may naaninag akong tao sa kusina. At kung suswertehan ba naman, nakita ko siya. Umiinom siya ng gatas, kaya sinadya ko talagang yumakap sa kanya. Naputol ang pag-iisip ko nung gabi dahil may narinig akong kumatok sa pinto. Pasok! Sabi ko na kung sino man ang nasa labas. Nang pumasok ito'y malapad akong uminti. Dinalan kita ng agahan, baka kasi may hangover ka. Lasing ka kasi kagabi. Sabi ni Larya na may dalang tray ng pagkain at gatas. Nak, sa touch naman ako. Sarap mong mag-alaga. Inantay mo pa talaga ako kagabi. Panunokso ko pa. Excuse me, hindi kita inantay. Umiinom lang ako ng gatas, nagkataon lang na dumating ka. Inakay kita sa taas kasi halos hindi ka na makalakad. Depensa niya, namumula ang kanyang pisngi. Sus, makayakap ka pa nga sa akin. Pasimple ka rin, no? Pangaasar ko pa. Yun ba? Kasi, lasing ka kaya... Ah, maiwan na nga kita. Sabihin mo na lang kung ayaw mong pagsilbihan. Nagkakamot pa siya ng ulo sa pagkayamot nang lumabas siya. Pabalibag pa niyang isinara ang pintuan. Napansin ko, parang umiiwas siya nang sabihin ko yung tungkol sa yakap niya. Para bang may hindi siya sinasabi. Nagkibit-balikat na lang ako. Siguro nga ay, type niya ako. Thank you, wife! Sigaw ko sa pintuan. Nakikita ko kasi yung anino niya sa ibaba ng pintuan na nakatayo pa rin siya doon. Nang marinig niyang sinabi ko, nagmamadali siyang umalis. Natawa na lang ako. In love talaga siguro yun sa akin. Sapo ng dalaga ang kanyang dibdib nang makarating siya sa kanyang kwarto. Wife? Ang kapal naman ng mukha niya. Alam niyang inaasar lang ito ng boss niya. Pero bakit ganun ang impact nun sa kanya? Bakit ang bilis ng tibok ng puso niya? Hindi kasi niya maintindihan ang ugali nito. Alam niyang pinagdadaanan ng binata, pero di rin maalis sa isipan niya na sobrang pagkapilyo nito. Napag-isip-isip tuloy niya na ipagpatay mali siya ang kapasawayan nito. Tutal, sinabi nito sa kanya na hindi siya rapist. Pwede naman sigurong ignorahin for the sake of money. Larian, nandiyan ka ba? Tawag ng mayordoma sa kanya. Kinabahan tuloy siya. Baka pagalitan siya dahil sa inasta niya sa kanyang boss. Kaya naman, agad niyang pinagbuksan ng pintuan. Bakit pumanang? Natatarantang sagot ng dalaga. Oh, ito, sulat para sa'yo. Inaabot ng matanda sa kanyang isang sobre. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sino naman kaya ang magbibigay sa kanya ng sulat? Niminsan ay hindi siya nakatanggap ng ganon. Tapos mo na ba ang kwarto ni Sir King? Biglang sabad ng matanda. Kumakain pa po siya sa kanyang kwarto. Sagot ng dalaga. Mamaya na lang po pagkatapos niya. Dugtong pa nito. Napatango na lang ang matanda bago siya iniwan nito. Naiwan ng dalagang nagtatakang nakatitig sa sobre. Habang si King ay nakatago, sinisilip ang dalagang nakatitig sa sobre. Daladala niya ang tray na nakasuot ng white sando. Nakita niyang binuksan yun ni Larian at kita ang pamimilog ng mata nito. Tahimik itong nagtatatalo ng halos gusto na nitong sumigaw kaya napangiti si King sa nakita. Yung makitang masaya ito ng dahil lang sa maliit na bagay,
Wala ba genuine happiness na hindi niya naramdaman? Kaya naman, nag-decide siyang lumabas at lumapit sa dalaga. O ano yan? Nox, may love letter! Pang-i-interrupt niya dahil doon napasimangot si Larian. Tumabi sa kanya ang amo at sinilip ang nakabuklat na sulat. Tinabig pa nito ang balikat ng dalaga gamit ang kanyang balikat. Nox, nag-aaral ka pala. Ay, Ma'am Lopez! Sabi pa nito. Nang mapansin ni Larian na dala ng boss niya ang kanyang tray, ay agad niya itong inagaw. Sir, ako na pong magdadala niyan. Dahil hindi na paghandaan ni King ang pagkuha ng dalaga sa tray, ay aksidente nitong nahawakan ng kamay niya. Sabi ko na nga, be, para-paraan ka rin, no? Pwede naman na magkahawak ang ating kamay papunta sa kusina, di ba? Pang-aasar uli nito. Tuloy, namula na naman siya sa sinabi nito. Ano ba? Kita mo naman na aksidente lang, di ba? Sus, kunwari ka pa. Aksidente, aksidente. Isa na lang talaga, sir. Kakalimutan ko ng amo kita. Kunwari, pagbabanta ng dalaga. Nagmamadaling nilisan ni Larian ang binatang tatawa-tawa. Pero bago pa siya makaalis, ay tinapik pa nito ang malulusog na puweta ng dalaga bago nagtatakbo sa koridor. Halos lumawa ng apoy ang dalaga sa ginawa ni King. Pero huli na dahil nakatakbo na ito. Masama ang loob siyang pumunta sa kusina. Napapailing na lang ang mayordoma sa dalawa. Simula kasi nang makarating si Sir King sa mansion at nang magtrabaho si Larian sa kanila, ay lagi na lang nilang naririnig ang pang-aasar ng binata sa dalaga. Di naman lingid sa kanila ang pagiging pilyo nito. Pero ang pag-i-enjoy nitong galitin ng dalagay, ngayon lang nila napansin. Usually kasi, ay puros kamanyakan ang ginagawa niya. Pero this time, mapang-asar na lang na may konting chancing. Oh, ba't mainit ang ulo mo? Tanong ng matanda nang makarating sa kusina ang dalaga. Wala po. Para po kasing bata si sir. Sagot nito. Hayaan mo na. Ganyan yan kahit noon pa. Intindihin mo na lang. Nakangiting sabi ng matanda, nangangamatis na kasi sa galit ang mukha ko. Dahil doon ay napangiti na rin siya. Kahit papaano pala ay may nakakaintindi sa kanya kahit minsan napapagalitan siya ng butihing mayordoma. Naglinis si Larian sa kwarto ni Sir King habang naliligo ang isa. Rinig kasi ang lagaslas ng shower sa banyo. Ay, paano kaya ako magpapaalam sa kanya na mag-aaral ako? Panigurado, mababawasan yung sweldo ko. Kaso di ko pwedeng palampasin yung malaking opportunity na to. Nag-aalala lang sabi nito sa sarili habang inaayos ang malaking higaan ni King. Nakatanggap kasi siya ng full scholarship sa University of Arlington. Sila na rin ang bahala sa weekly allowance niya. Sa lahat ng needs niyang libro, materyales, projects at kung ano-ano pang bayarin sa school. Literal na sila ang magpapaaral sa dalaga hanggang sa makagraduate ito. Malaking sayang yon, pero di rin niya mababaliwala ang sahod niya para sa pagpapaopera sa kanyang ina at pambuhay sa kanyang kapatid. Bahala na. Anong bahala na? Sabad ng lalaki nakakalabas lang ng banyo. Sir, gulat nitong sambit na makitang nagpupunas ng buhok gamit ang tuwalya ang amo. Kasi po, ano nga ba yun? Pwede po bang... Ano? Mag-aral ka? Sabad nito sa dapat ay sasabihin ng dalaga. Napatungo na lang siya bilang sagot. Di niya kasi alam kung papayagan ba siya o hindi. Kunwari, ay nag-isip naman ng lalaki. Kung ganun, aalis ka sa trabaho? Tanong nito kahit alam niyang makikiusap ito na hahatiin niya ang oras. Hindi po, magpapaalam lang po ako na baka mag-double time ako ng work sa gabi para hindi mabawasan ang sweldo ko. Tapos mag-aaral ako sa umaga. Kung pwede po sana. Mabilis nitong paliwanag. Umupo si King sa kanyang higaan. Mahirap yan. Kailangan ka sa mansyon. Kunwari ay hindi ito kumbinsido sa gusto ng dalaga. Nalungkot tuloy ito na parabang nawala ng pag-asa.
ihim naman na natatawa ang isa. Papayag ako, pero sa isang kondisyon. Maotoridad niyang sabi. Tila nabuhaya naman ang loob si Larian sa sinabi ng amo. Pero nang titigan siya mula ulo hanggang paa na binatay, tila kinabahan siya. Sir, kung ano man ang iniisip niyo, hinding-hindi ko po maaaring gawin yan. Sagot nito na parabang alam na nito ang binabalak niyang kapalit. Anong ibig mong sabihin? Pagmama ang maangan nitong sagot. Tinakpa naman ng dalaga ang kanyang katawan na tila ipinahihiwatig nito na di niya isusuko ang kanyang kabataan. Napatawa si King. Kala mo din naman, isusuko ko sa iyong kagandahang lalaki ko? Napataas tuloy ang kabilang kilay ng dalaga. Simple lang naman ang gusto kong gawin mo. Pagpapatuloy pa ni King. Ano? Tanong ng dalaga. Makiusap ka sa akin, pero dapat sa malambing na paraan. Ganitong sabihin mo. Babe, payagan mo na ako mag-aral, please. Promise, hindi ako titingin sa ibang lalaki. Seryosong sabi nito sa dalaga. Ano ba yan? Pinagtitripan mo naman ako eh. Protesta ng dalaga. Sige, bahala ka. Yun ang keyword para payagan kita. Eh kung ayaw mo, edi wag. Tumayo na si King na para magbihis. Pero alam niya, nag-iipon ng lakas ng loob si Larian para masabi ang mga katagang yon. Sige, papayag na ako. Napatigil naman si King sa paghahalungkat ng kanyang damit at tumingin sa dalaga ng nakangiti na parabang nagtagumpay siya. Sige, simulan mo na. Sabi niya. Babe, payagan mo na. Napatigil siya. Huminga ng malalim. Nakanganga naman si King na nag-aantay ng kasunod na sasabihin niya. Sige, tuloy mo babe. Payagan mo na akong mag... Leche! Bahala ka nga! Sumigaw si Larya na di na makatiis at lumabas na siya ng kwarto. Ay, simple lang naman inuutos ko. Masama bang magpaalam sa jowa? Napapailing nitong sabi. Nagtapo ng basura ang dalaga. Nagpakabisi siya. Mainit ang ulo niya dahil maliit na pakiusap lang ay di pa siyang pagbigyan ng kanyang boss. Akala mo kung sino? Wala talagang simpatsya sa mga kagaya naming mahihirap. Paglabas ng sama ng loob ng dalaga habang nagtatabas ng damo sa hardin. Habang nagtatabas siya ay di niya maiwasang maiyak. Tutal, wala namang nakakakita sa kanya. Kaya hinayaan niya na lang magsilaglagan ang kanyang mga luha. Sumisinok pa siya dahil pigil nito ang tunog ng kanyang pag-iyak. Hanggang sa di niya naman layang, umuulan na pala. Dahil nga sa naiinis siya, hinayaan na niyang mabasa siya ng ulan. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho para matapos agad ito. Maliligo na lang siya kapag natapos na siya upang hindi magkasakit. Habang nagtatabas siya, hindi niya na naramdaman ang tagaktak ng ulan. Mukhang tumila na ito, pero pagtingin niya sa paligid ay di pa ito tumitila. Ngunit nang tumingala siya ay nakita niya si Sir King. Nakapamulsa ito habang hawak ng kanang kamay nito ang payong. Nakatingin ito sa ibang direksyon na kunwari ay hindi siya nakikita. Sir, andito kayo? Tanong ng dalaga. Tumayo ito at hinarap ang amo. Doon pa lang siya tiningnan ni King. Ano pa? Pinapayungan kita. Mahal kaya magkasakit? Nakataas ang magkabilang kilay nito. Biglang naglaglagan ulit ang kanyang mga luha. Dinukot ni King ang nakabulsang panyo at saka pinunasan ng luha niya. Dahil sa ginawa ni King ay mas lalong umiyak ang dalaga. Kaya naman niyakap siya nito. Papayagan na kita. Huwag ka nang umiyak. Talaga? Sabi ni Larian na napapasinok pa. Pinakawalan siya ni King sa pagkakayakap. Hinawak-hawakan nito ang isang balikat at tiningnan siya sa mga mata. Di ko babawasan ang sweldo mo. Ang kwarto ko lang lilinisin mo at agahan mo ang pag-prepare mo. Pagkatapos, pwede ka nang pumasok. Sabi nito. Napayakap tuloy ulit siya nang wala sa oras sa binata.
Napangiti si King nang biglang tumibok ang kanyang puso. Di naman siguro dahil sa matambok na dibdib ni Larian, o di kaya sa init ng katawan nito kung bakit ganun ang reaksyon ng kanyang puso. Nang ma-realize ng dalagang ginawa niya, ay agad siyang kumawala kay King. Sorry, natuwa lang po ako. Pangarap ko lang po talaga kasi makapagtapos. It's okay. Alam ko naman na hindi mo ako ipagpapalat sa iba. Pilyon itong ngiti, pero this time, natawa na lang siya. Kahit nakakainis si King ay may taglay rin naman pala itong kabaitan. Natapos na ni Larian ang lahat ng kanyang trabaho, pati breakfast ni King. Nang maihatan niya ito ang pagkain niya ay nagpaalam na ito, alas 7 na kasi. Teka! Tawag nito sa papaalis na dalaga. Bakit po? Tumayo si King at kinuha sa wallet ang pera. Inabot nito sa dalaga ang 10,000. Sir, di ko po sweldo. Di pa naman po ako mag-a-advance. Sabi ng dalaga na nabigla. Hindi mo to sweldo, baon mo to. Baon ko po? Ang laki naman po. May makukuha pa po akong allowance sa scholarship ko. Kunin mo na, galing yan sa akin. Pagpupumilit ni King. Nag-aalangan siyang kunin ng pera, pero naisip niya ang pamasahe. Salamat po. Malilate ka na, kaya sige na. Ngumiti siya kay King. Parang ibang King ang nakaharap niya ngayon. Hindi siya makapaniwala na kaya pala nitong maging matino. Nang biglang bumilis ang kanyang puso. Bago pa siya matunaw sa harapan ng binatay, tumalikod na siya. Pero ramdam niya ang dalawang brasong lumingkis sa kanya. Niyakap siya patalikod ni King. Halos may estatwa ang dalaga. Hindi na gumapang ang mga kamay nito. Inamoy ni King ang buhok ng dalaga. Nakapikit ito habang ninanamnam ng dalawa ang mga sandali. An action that no word can explain how they feel. Sige na, pasok ka na. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Sabi ni King. Bago pa mapatid ang kanyang hiningay, madali siyang lumabas. Sapu-sapo ang kanyang dibdib kung saan malalakas ang kabog ng kanyang puso. Dire-diretso siyang naglakad sa koridor hanggang sa makalabas siya. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ganito? Kausap nito sa sarili. Ma'am, sakay na ho kayo. Ihahatid ko po kayo. Sabi ng driver. Ay, hindi po manong. May pamasahe po ako. At saka may pasok ko si Sir King kaya siya po ang ihahatid nyo. Si Sir King po ang nag-utos na ihatid ko kayo. Napabuntong hininga na lang siya. Naiilang tuloy siya. Di siya sanay na pinagsisilbihan siya pero wala naman siyang nagawa. Nakarating ang dalaga sa university. Pagkababa pa lang niya sa sasakyan ay huminga siya ng malalim. Tila ba inaamoy ang preskong hangin. Namiss talaga niya ang pag-aaral. Masaya siyang naglakad papasok. Naalala niya noon ay hirap siya sa pagpasok. Sa pamasahe, sa baon, at pambayad. Ngayon, para bang may freedom siya sa lahat. Kaya na niyang mag-aral ng maayos at makapag-focus. Wala na siyang iisipin sa pag-aaral maliban sa pagpapagamot na lang ng kanyang ina. Tuloy, namiss niya ang kanyang ina nang maalala ito. Panigurado, matutuwa siya pag nalaman niyang siguradong makakapagtapos ako. Salamat sa anonymous sponsor ko. Sabi nito sa sarili. Habang papunta siya sa registrar, ay bigla niyang nakasalubong ang dati niyang classmate sa kanyang major. Wow! May balak ka pa talagang pumasok ulit, ha? Rich ka na? Sabi ni Matilda nang makita si Larian. At tingnan mo sis, maayos na kanyang damit. Mukhang nakahanap siya ng sugar daddy. Sabi naman ng isa pagkatapos ay naghagik-hikan. Isa sa mayayamang angkan ang pinanggagalingan ng dalawang nambubuli sa kanya. Inaalipos na siya. Minsan, inuutos-utusan siya nung kaklase niyang dalawa. Yun nga lang, dahil sa pagtigil niya sa pag-aaral ay napag-iwanan na siya. Kaya naman, mas lalo siyang inaalipusta ng dalawa. Hindi na lamang pinansin ni Larian ang sinabi nila. Wala rin namang patutunguhan kung lalaban siya. Ang mahalaga, makapag-aral siya. Minsan, ipakilala mo rin kami sa sugar daddy mo. Sige ha, maiwan ka na namin.
sabi nila bago iniwan ang kaawa-awang dalaga. Magtimpi ka lang, Larian. Pag-aaral ang pinunta mo dito, hindi pakikipag-away. Pagpapagaan ito sa kanyang loob. Nang matapos ang kanyang pag-enroll, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na puntahan ng kanyang kapatid at best friend. Pero wala na sila sa sementeryo. Wala siyang cellphone kaya nakitawag siya sa tindahan upang makontak ang kaibigang si Lorraine. Nag-aalala siya na baka pinalayas na sila ng mga tanod. Hello, sino to? Sagot ni Lorraine sa kabilang linya. Besh, nasan ka? Ako to, si Larian. Besh, buti na patawag ka. Ang tagal kong inantay ang tawag mo. Teka, nasan kayo? Nang malaman niya ang lokasyon ni Lai, agad siyang nagtungo sa kanila. Nagulat pa siya nang malaman na may sarili na silang bahay. Tayong napili ng barangay na magkabahay dahil ang tagal na daw natin sa sementeryo. Kaya ito, libre na tayo. At dahil wala tayong kabuhayan, at dahil alam nila ang istorya ng buhay mo, ayun, pati grocery store, sinagot na din nila. Masayang pagbalita ni Lorraine. Dumating naman si Junjun galing school. Ate! Masayang bati nito sa ating matagal nang nawalay sa kanya. Dalawang linggo itong nawala. Nagyakapan ng mahigpit ang magkapatid. Miss na kasi nila ang bunsong kapatid. Tuwang-tuwa sila dahil sa sunod-sunod na blessing sa kanilang pamilya. Si Inay, nabibisita niyo ba? Kumusta na siya? Agad na yung tanong kay Lorraine. Biglang nalungkot ang ekspresyon nito. May dapat kang malaman. Kinabahan siya sa kung anumang sasabihin ng kaibigan. Sumama ka sa akin. Kinakabahan si Larian dahil hindi sinasabi ni Lorraine kung ano nga ba ang lagay ng kanyang ina. Iba ang tinatahak nilang daan patungo sa hospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina. Saan ba tayo pupunta? Naguguluhan niyang tanong sa kanyang best friend. Pero hindi man lang umimik si Lorraine. Kinabahan siya ng matanaw ang malawak na sementeryo. Nag-blurred ang kanyang mga mata dahil sa nag-aabang na luha. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ng kanyang best friend. Nang lingunin siya ni Lorraine, ay nataranta siya. Uy, Larian! Ano bang problema mo? Huwag mong sabihin na... Di na nito na ituloy ang sasabihin na makita ni Lorraine ang tinitingnan nito. Mali ka nang iniisip, gaga ka! Napaamang si Larian ang tingnan ng kaibigan. Ikaw kasi! Ba't hindi ka nagsasalita? Naiirita niyang hampas sa kaibigan. Di pa naman siya ready maglupasay. Nagpailing-iling lang si Lorraine habang nakangiti at di na sinagot ang kaibigan. Napuno tuloy ng tanong ang dalaga kung saan ba talaga sila pupunta. Nakahinga lang siya ng maayos nang makitang sa Divine Hospital sila nakarating. Nagtataka siya kasi private hospital yon. Paano na ilipat ang kanyang ina doon gayong mas mapapamahal sila ng gastusin doon? Nakasunod pa rin siya kay Lorraine hanggang sa makarating sila sa isang kwarto. Nang buksan yun ni Lorraine, ay di na niya napigilan ang paghagulhol. Nagtatakbo siya sa inang nakakumot ng puti. Nay! Sigaw ni Larya na niyakap ang kanyang ina. Matagal na kitang inaantay. Akala ko di mo na ako bibisitahin. Kailan mo ba ako iuwi, anak? Tanong ng ina na mukhang malakas-lakas na. Paano po kita may uuwi eh? Hindi pa po kita napapa-opera. Naoperahan na ako, anak. Nagpapagaling na nga lang ako eh. Ipinakita nito ang tahi ng kanyang dibdib. Naguguluhan siyang tumingin kay Lorraine na ngayon ay maluha-luhang nakangiti. Tumango ito kay Larian bilang pagkumpirma na nagpapagaling na lang ang kanyang ina. Yung tingin ni Larian ay nagtatanong kung paano naoperahan ng kanyang ina gayong wala pa siyang naipambabayad. Pasalamat ako dun sa lalaking bumisita sa akin. Pilyo pero mabait. Nakikipagkwentuhan pa sa akin. Gwapong bata at napakabait. Siya ang nagbayad ng bill. Pero ang sabi niyang pangalan ay King. Natatawa pa nga ako kasi trip lang niyang sabihin ang pangalan niya na yun at ayaw talagang ipaalam ang tunay niyang pangalan. Masaya nitong pinaliwanag sa anak na tila sinasariwa pa ang alaala nung nandun si King.
Natigagal naman si Larian sa narinig. Hindi siya makapagsalita sa nalaman. Kung ganon, ay ang boss niyang tumulong sa kanya. At baka siya rin ang nagpabigay ng bahay. Hindi siya sigurado, pero ang nasisigurado niya, iniligtas nito ang kanyang ina. Ngayon ay hindi niya alam kung paano makakabawi sa binata. Umuwi siyang di alam kung paano haharapin si King. Di niya alam kung paano ito pasasalamatan. Gayong di sinabi ng binata na nakilala nito ang nanay niya. Balak pa naman niyang bumali rito. Pero ito, siya ang nagbayad ng pang-opera na wala siyang kaalam-alam. O, ba't ngayon ka lang? Sabi ni King na di napansin ng dalaga. Sir! Gulat nitong sabi. Oh, ba't ata parang nakakita ka ng multo? Nakapamulsang sabi ni King. Para bang natahi ang bibig ng dalaga pagkakita sa bagong ligo na King. Basa pa kasi ang buhok nito. Sorry kung ngayon lang ako. Sige po, maglilinis muna ako ng kwarto nyo. Sabi ni Larian at nagmamadaling pumanhik na di man lang tiningnan ng amo. Napangiti naman ang isa habang sinusundan ng tingin ng dalaga na natataranta. Huminga siya ng mabilis. Bakit ganun ang pakiramdam niya kay King? Noon ay di naman ganun. Kinamumuhian pa nga niya ito. Ba't para atang nagbago ang feelings niya? Siguro, dahil tinulungan niya ako sa pagpapagamot ng nanay ko. Oo, yun na nga yun. Dahil lang sa nalaman kong mabait pala siya, kaya ganito ang feelings ko sa kanya. Paghanga lang to sa kabaitan niya. Tama! Kailangan kong makabayad sa kanya. Pangungumbinsin nito sa sarili. Dumating si King mula sa labas. Bumili siya ng bag na ipangreregalo sa dalaga. Para yun sa pag-aaral niya. Masaya pa siya habang daladala yun. Nang daraanan niya ang kwarto nito'y chinek muna niya kung nandun pa yun. Nang masiguradong wala siya doon, ay pumasok na siya. Masaya niyang inilapag ang backpack na color pink sa kanyang higaan. Dumiretso siya sa kanyang kwarto pagkatapos niyang madala ang bag ng dalaga. Pero nabigla siya nang makita si Larian na nakaupo sa kama nito. Nakasuot ito ng sexy lingerie. Wala itong panloob. Matingkad na kulay pula na mas lalong nagpalitaw sa kaputian ng dalaga. Napahinto ito at tinitigan si Larian. Naaakit siya sa taglay nitong ganda. Lumapit sa kanya ang dalaga at unti-unting inilapit ang kanyang labi kay King. Hindi naman yun pinalagpas ng binata dahil din sa nag-init ang kanyang pakiramdam. Siniil niya ng halik ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso. Mapusok nilang inangkin ang labi ng bawat isa. Maingat na yung inihiga ang dalaga na nagpatangay naman sa kanya. Nang umabot na sa leeg ang kanyang mga halik ay napasinghap si Larian. Itinigil ni King ang ginagawa. Bakit? Di mo ba nagustuhan? Nanginginig nitong tanong. Umiwas si King at nagmamadaling nagbihis. You should go back to your room. Malamig nitong utos. Pero bakit? Naguguluhan niyang tanong. Ang alam niya ay pilyo ito, mahilig sa babae. Sinabi niya noon na hindi siya rapist. Hindi siya namimilit ng babae at ngayon, binibigay nito ang sarili ng kusa para makabawi. Pero siya naman ang umiiwas ngayon. Naguguluhan siya. Ayaw ba niya sa katawan niya? Mabaho ba siya? Ikaw, bakit mo ginagawa ito? Balik nitong tanong. Namula siya sa tanong nito na para bang hindi niya alam ang isasagot. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Kaya kusa kong isusuko sa iyo ang gusto mo. Sagot niya na di masalubong ang mga mata ng binata. Nagsalubong naman ang kilay ni King. Alam niyang birhen ang dalaga at di nito basta-basta isusuko ang kanyang puri. Hindi maintindihan ni King kung bakit hindi niya kayang angkinin ang dalaga gayong isinusuko na nito ang sarili. Bumalik ka na sa kwarto mo. I hate what you did. Naiinis niyang sabi. Dahil hindi gumalaw ang dalaga, siya ang kusang umalis sa kwarto niya. Nagpunta siya sa convenience store at doon uminom ng beer. Nakakainis ka, Larian. Sabi nito sa sarili bago nilagok ang beer. Gusto nilang makuha ito kapag gusto na rin ng dalaga ang gagawin nila. Pero kung dahil lang sa pasasalamat, pues, hindi niya kayang samantalahin yun.
Ngayon niya naiintindihan na mahal na pala niya ito. Samantala, ang naiwan na dalagay, nadurog ang kanyang kinauupuan para siyang binuhusan ng tubig sa kahihiyan. Ginusto din naman niya ang pagbibigay ng sarili nito. Aaminin niya sa sarili na isusugal na niya ang kanyang puso. Pero kung kailan siya nagsisimulang magpaalipin sa lalaking walang ginusto kundi laman, ay saka pa siya nito inayawan. Pakiramdam tuloy ng dalaga, pinandidirihan siya nito. O kaya'y nawala na siya ng interes sa kanya. O baka naman, sa iba na natuon ang isip niya. Gulong-gulo ang isip niya. Dumagdag pa ang pagkapahiya niya. Tumaba siya sa kwarto na mabigat ang kanyang damdamin. Nang makarating siya sa kanyang kwarto, nagulat siya. May nakapatong na backpack sa kanyang kama. Napaiyak tuloy siya ng lubusan dahil sa nakita. Alam niyang galing yon sa kanyang Sir King. Tinampot niya ang bag at niyakap ito habang umiiyak. Siguro, may taglay lang na kabaitan ng kanyang amo kaya niya ito'y binigay. Siguro, wala na itong interes sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumahan na. Kailangan niyang mag-move on. Siguro, babawi na lang siya pag nakatapos na siya. Kinabukasan, hindi na alam ng dalaga kung anong oras nang umuwi ang boss niya. Gusto niyang katukin ang binata sa kanyang kwarto. Ngunit sinabihan siya ng mayordoma na tulog pa ito. Pinapasabi rin na gabi na asikasuhin ang kanyang kwarto. Nakaramdam siya ng hinayang dahil hindi niya ito makikita. Inaamin niya, may nararamdaman na ito sa kanyang boss. Pero sa kabila nun, ay nagpapasalamat dahil hindi pa talaga siya handang harapin si King. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. Tumating ang dalaga sa universidad. Lutang pa rin siya kahit may liga sa kanilang paaralan. Kinakailangan, suportahan nila ang kanilang mga varsity players sa basketball. Ang magiging kalaban nila ay ibang university. Nakakatamad naman, sabi ng dalaga habang papunta sa auditorium. Sa hallway pa lang, dinig na ang tilian ng mga kababaihan. Sobrang laki ng auditorium. Pero halos punuan na doon. Bilisan mo! Nandun ang anak na may-ari ng school. Si Sir Tyron. Mag-i-import daw siya sa school natin. Hila ng babae sa kanyang kaibigan na nooy patakbo papunta sa auditorium. Kilala ni Larian si Sir Tyron. Pero siya lang ata ang hindi interesado doon. Hindi siya naaakit sa kagwapuhan nito. Noon, crush niya ito dahil sa pagiging gentleman at pagiging mabait nito sa kabila ng antas ng buhay. Pero tila, namatay ang kanyang feelings kay Tyron after niyang magkaroon ng feelings kay King. Napabuntong hininga na lang siya nang biglang may bumunggu sa kanya mula sa likod kaya napasubsob ang dalaga. Look who's here! Boses ni Matilda yon. Isang poor na makikinood. Sabi naman ng isa at nagsitawanan ng dalawa. Hindi bumangon ang dalaga at halos maiyak na naman dahil sa trato nito sa kanya. Kahit pabaliwalain niya ang pambubuli nila, hindi niya maiwasang masaktan. Ah, mas okay na umattend ka rin para makita mo ang boyfriend namin. Sabi ni Matilda at nagtilian pa ito. Iniwan nilang nakaluhod pa rin ang dalaga. Sa akin si Tyron ha, at sa'yo yung best friend niya na mag-i-import din. Ang angas niya! Sabi ng kaibigan ni Matilda, napapatili sila sa sobrang kilig. Nagpatuloy siya sa auditorium at inignora na lamang na kung anong nangyari kanina. Nang dumating siya, halos wala nang maupuan. Naghalo na ang mga estudyante ng University of Arlington and LaSalle. May iba ring estudyante sa ibang universities na nakikinood sa laban. Kaya lang naman siya nanonood ay kailangan ng attendance doon ng in at out. Pero ang iba interesado lang talagang makita ang matitipon ng player. Matamlay siyang nag-login hanggang makita ang pamilyar na mukha. Si Tyron, katabi nito ang isa pang sing-edad niya. Sir King? Nasambit na lang niya. Halos di na niya marinig ang kanyang puso sa sobrang bilis at tibok nito. Nagbo-warm up ang dalawa habang nag-uusap sila ni Tyron. Tilian naman ang mga babae dahil kapansin-pansin ang dalawa. Pero si Larian, halos kay King lang nakatutok ang kanyang mga mata.
lumapit si Matilda at ang kaibigan nitong si Mitch. Inabutan nilang dalawa ang binata ng tubig na kinuha naman ni King at Tyrone. Kitang-kita niya kung paano nag-flip ng hair si Matilda habang kinakausap si King. Pero nang matapos makainom ay hindi na niya pinansin si Matilda at nagtungo ito sa court upang mag-practice na. Halos ikinalakas ng tilian ng mga dalaga at backlash. Unang shoot pa lang ng 3 points ay tumama na ang bola sa basket. Ngayon lang na-realize ni Larian, magaling pala itong maglaro. Isa pa, seryoso ito mag-basketball at hindi lang ito basta nagpapapansin sa mga chicks na mas ikinaangas ni King. For the first time, kinilig si Larian pero di siya nagpahalata. Nang magsimula na ang laro ay lalong nag-init ang laban. Lalo na nang sunod-sunod ang shoot ni King at Tyrone. Sila ang naging sentro ng atraksyon. Go my King! Sigaw ni Matilda nang makaupo kung saan ang coach nila King. Natapos ang laro, napanalo ang Team Werewolf ng Arlington. Si King ang nahirang na MVP kaya halos nagkagulo sa auditorium. Nakangiti si Larian habang nakikitang binubuhat ang man of his life. Oo, inaamin niya na gusto niya si King. Masaya siya sa pagkapanalo ng kanilang school dahil sa amo niya. Nang makaibaba na si King mula sa pagkakabuhat, ay tumalikod na si Larian. Pinunasan ang kanyang luha na sumunga mula sa kanyang mga mata. Hinanap ng mata ni King ang dalaga. Nang makita nito ang bag na gamit niya ay napangiti siya. Gusto niya itong habulin kaso may babaeng lumapit sa kanya. Si Matilda, ang babaeng matagal nang nagpapapansin sa kanya simula nung bata pa sila. Here's the towel, saka cold water. Nakangiti nitong abot kay King. Nagsigawan naman ang iba na para bang sila ang kinikilig sa tandem ng dalawa. Pakiramdam naman ng isa ang haba-haba ng kanyang hair dahil nasa kanila ang atensyon ng lahat. Kinuha yun ni King para matapos na ang usapan. Pagkatapos ay nilagpasan niya ito. Pero kahit na ganun ay damang-dama ni Matilda ang pag-init ng kanyang mukha dahil sa pagtanggap ni King sa bigay niya. Panigurado, madami na naman ang maiinggit. Nasa labas si Larian. Ang laban pa rin ang pinag-uusapan ng mga estudyante. Lalo na ang tungkol kay King at Tyrone, pati ang moment nila ni Matilda. Di maiwasang manakit ng dibdib ni Larian. Mahal niya si King, pero parang ang taas-taas ng pader na nakaharang sa kanila. Iniiwasan kasi siya nito. Di kagaya ng dati na inaasar-asar pa siya. Nakakamiss din pala ang ganun. Ay, tama na Larian. Move on ka na, may iba na siya. Sabi nito sa isip na pinapagaan ang kanyang sarili hanggang sa marinig niya ang ibang estudyante. Ay, grabe! Ayan siya, oh! Girlfriend ni King! Ang ganda niya, no? Sabi nung isa. Oo nga, kaso girlfriend ba talaga siya? Eh di naman siya nito kinausap o niyakap man lang ng abutan niya ng tuwalya at tubig. Kontra naman ang isa. Narinig yun ni Matilda na palabas na rin ang gate. Hinanap niya ang nagsalita na malapit rin kay Larian. Excuse me? Ako? Hindi ako kinausap? Pagod lang siya, okay? Pero sweet kami niyan behind the scene. Pagmamalaka nito na parabang isinampal sa nagsasalita na wala siyang karapatang sabihin yon. Look, sa susunod magsalita ka pa against us, well, makakatikim ka sa amin. Pagbabanta pa ni Matilda, pero di natinag ang kausap ng babae. Talaga? O sige, no problem. May prueba ka ba na boyfriend mo siya? Tanong nung girl. Biglang napatigil si Matilda. Wala siyang picture ni King na magkaakbay o magkasama man lang sila. Well, it's our privacy. Inimpasize pa nito ang sinabi. Bigla nilang narinig ang hiyawan na naman. Oh my God, nandito si King! Tilian na naman nila. Hindi pa rin ito nagbibihis. Pero nakasuot ito ng jersey jacket. Dala ang bag na Nike. Napalingon si Matilda at inihanda ang sarili upang harapin ang lalaki. Samantalang si Larian ay tumalikod. Para bang bumilis ang tibok ng puso niya sa kaba. Umaasang,
Lalagpasan siya nito or di siya makikita kapag nag-usap sila ni Matilda. King! Masayang salubong ni Matilda, pero nilagpasan siya nito. Ay, akala ko boyfriend mo! Sabi ng kausap niya kanina na nakangiti sa kanya ng mapang-asar. Di mo mo lang ako inantay doon. Lika na, uwi na tayo. Tawag ni King kay Larian. Nagulat ang mga nakatingin sa kanila, lalo na nang akbayan siya ng binata. Pati si Larian ay nagulat sa ginawa ni King. Pati si Matilda ay naguluhan. Excuse me? Tawag ni King kay Matilda. Di agad nakasagot ang babae dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita. Hindi pa naman ako matanda para matawag na sugar daddy. Sa susunod na ibuli mo ang girlfriend ko, pati pamilya mo, makikick out sa trabaho nila dito sa university. Okay? Banta nito sa babae. Wala sa sariling napatango si Matilda. Hinawakan ni King ang magkabilang braso ng babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Larian, I love you. Nobody can hurt you anymore. Mariing nakatitig si King kay Larian. Di maiwasan ng dalaga na magsilaglaga ng kanyang mga luha. I love you too, King. Di na siya nagpaligoy-ligoy sa pagsagot at niyakap si King. Ay, so siya pala yung real girlfriend. Ugungan ng mga nakakita. Dahil sa pagkapahiya ni Matilda, ayun, nagmamadali siyang umalis, lalo na't napagbantaan na siya. Hindi mahirap kay King na patalsikin ang miyembro ng pamilya nila sa university. Grabing moment nyo, mauna na ako sa inyo. Sabi ni Tyrone na noo'y papaalis na rin at tinapik ang kaibigan. Kumalas ang dalawa sa pagkakayakap. Puro nakatutok sa kanilang mga kamera. See you sa kasal namin! Sigaw ni King. Ano ba, Sir King? 6 months na yung tiyan ko. Sigaw ni Larian sa asawa nang magsasayaw sa harapan niya. Ginaya pa nito ang macho dancer. Ano ba? Pwede pa yan. Sabi nito na tila nang aakit. Langhiya ka. Akala ko na wala na yung pagiging manyak mo. Pero wala na siyang nagawa nang patayin ni King ang ilaw. I-welcome na naman nila ang ika-anim na anak nila. Pero mukhang masusundan na naman ulit yon.